Mag-isa lang pala ako ngayon, guys, sa bahay. Kasi yung employer ko, tsaka yung mga bata, umalis na papuntang Japan. Ayun, natira ako mag-isa dito sa bahay. So, ayun, usap-usap na lang muna tayo para hindi tayo ma-boring. Para hindi boring ang life. So, yun. Yun yung update ng, ano, ng Inday Badiday nyo. So, binigyan ako ni Purang ng, ano, binigyan ako ng ni Purang ng allowance, 150. So, yun! Excited! So, ito pala yung binigay na allowance sa akin ng aking employer, guys. Papakita ko sa inyo. O, yun, diba? May coins pa talaga, oh! May coins pa talaga. Ang dami niyang binigay na coins. Guys pa, hindi ko alam bakit niya ako binigay ng coins pa. Siguro para may pangkapi-kapi, ganun. O, diba? Yan yung allowance na binigay niya. Sobrang dami. So, $100. Ayan, o, $100. Ganito ang pera dito sa Singapore, guys. Ayan. 50 plus 50 equals 100. So, binigyan niya ako ng $100. Plus, ito pa, meron pa. 10, 20, 30, 40, 50. So, 150 lahat yung binigay niya sa akin for 1 week yun, guys. Ito, for 1 week to na allowance na binigay niya. So, 150. Tapos, plus coins. May mga coins pa. Ayan, oh. Oh, diba? Oh, diba? Daming coins, oh. $1, $2, $3. Siguro yung coins sa to, mga, siguro mga 10 din to. $10. So, hindi ko alam kung magkano to, guys. Yung 150 sa piso. Kuha ko calculator. Ko, anuhin natin. Wait lang, ah. Oh. Nawala na yung calculator ko dito. Uy! Hindi ko alam saan ang calculator ko. Nasaan na yung calculator na yun? Uy! Kinuha nung alaga ko kanina ba? So, baka binalik nung amo, nung employer ko dun sa loob ng study room. Kaliligaw ko lang, guys. Tingnan nyo naman. O, nakatawil pa ako, diba? O, ayan. Maganda ang ating view. Sige, dito na lang mag-vlog para masaya. Para hindi na tayo lumipat doon sa sala. So, hindi ko alam, guys, kung magkano yung, wala akong idea kung magkano yung 150 na yun sa piso. So, kukumpit natin. Patong lang natin itong aking cellphone. Medyo magulo. Ayan. So, ayan. Kitang-kita ang view ko. So, tingnan natin, guys, kung magkano yung 150 na yun. Sa, kasi ang palitan ngayon is 37 pesos. No, so, sure, 150 times 37. Wow, lucky guys. O, tingnan nyo. 5,550. Well, hindi pa kasama dito yung mga coins na binigay niya sa akin. 5,550 for 1 week na allowance, guys. Oo. Pero hindi naman ako dito titira. Doon ako titira sa nanay ng employer ko. Bukas, pupunta ako doon pa. Hindi pa ako nakaimpake na aking mga damit. So, yun. Akala ko, yung 150 na yun, guys, nasa 3,000 lang yun. Hindi ko naman kasi, So, 5,000 ang binigay niyang allowance sa akin for 1 week. Pero, syempre, hindi ko naman uubusin yun. Nakakahiya naman. Pagbalik nun, naubos yung 150, diba? Magkano lang naman ang pagkain dito? Pinakamura na pagkain dito is ano, tawag dito. Wait lang, ay, naayos ko tong ano ko, camera ko, galaw eh. Hirap talaga yung ano, no? Yung sa cellphone ka lang ba nabablog? Hindi mo alam kung saan mo ipapatong. Papatong mo nadudulas. Ay, nako. Ayusin lang natin ng konti para makita yung aking beauty. Ay, kaliligo ko lang. Bango. Bango kaya? Ay, nako. Nako talaga naman. Bakit ganyan? Ay, hindi ka nakikisama, day. Uy. Kaya bakit naman magalaw? Ito kasi, guys, pang ano ko. Pang tukod ko ba? Para hindi yung gumalaw yung ano ko. Para hindi ba gumalaw yung camera ko. Kaya magalaw man siya.
likod natin ng isa pa. Ayan. Oh, ayun! Oh, diba? Oh. Nasa kabila naman. Oh, Miss Universe back. Ganun talaga ba, guys, pag mag-isa ka lang sa bahay. Oo, kung ano-ano na lang naisipan mo. Ano-ano na lang yung iniisip, inaisipan mo para, ang tawag dito, aliwin yung sarili mo. So, yun guys, kaliligo ko lang. At, ayan. So, yun yung binigay sa akin na allowance, 150. So, bukas, pupunta ako dun sa nanay ng employer kong babae. Kasi dun ako mag-stay for 1 week. Tapos, yun na nga yung binigay niya sa akin allowance, yung 150. Tapos, may mga coins. So, nasa 5,500 yun. Ang pagkain dito, guys, alam nyo ba, pinakamura ata dito ang napagkain, isang serve ng pagkain, is $2.50. So, magkano yun? So, mga 37 times $2 natin. So, mga nasa 74 kasi yung $2 eh. So, kalahati ng 74. 30, hina ko sa mat. Uy! So, yung 74 plus kalahati ng 74, ito yun na yun. Bobo, no? So, yun talaga, guys. Hindi talaga, ay, nakapagdating talaga sa mat, hindi talaga ako masyadong, ano. Hindi talaga ako masyadong, bumagsak na ako sa mat dati, kaya hindi na ako pumasok sa school. So, yun. So, yun yung, ano, pinakamababa dito na, ano, na pagkain. Pag bumili ka sa labas, sa $2.50, mga ganun. Tapos, pag mga social, medyo gusto mo yung mga masasarap, ganun, mga siguro, mga nasa $10, ganun pataas yun. So, doon lang tayo sa $2 kasi baka mamaya magulat yung employer ko pa pagbalik niya. Wala na, naubos na yung 150. So, yun guys. Yun lang talaga. Kay mag-isa lang ako dito. Uy! Mag-isa na lang ako dito. So, yun. Yung alaga ko, dalawas. Doon din, mama din sa Japan, sa airport na sila ngayon, kaalis lang nila. After that, oh, English yun. Nag-ano ako, naligo. Pagkatapos maligo, di naman ako makatulog agad-agad nito. Pagkaano, kasi mahirap pa naman ako makatulog kapag mag-isa lang. Hindi, alam nyo guys, yung pag mag-isa ka lang sa bahay, yun yung expect mo na makakatulog ka agad-agad, yung ganun. Kasi lalong mahirap makatulog kasi dami mong iniisip kung anong gagawin mo. Mag-isa ka lang eh. Yun. Experience yun. Like mo tong video. Like mo tong video na to. Kung na-experience mo. Totoo nga talaga. Kapag mag-isa ka lang sa bahay, yung ano, mahirap makatulog pa. Kasi dami mong iniisip kung anong gagawin mo bukas, kung anong gagawin mo mag-isa ka lang, di ba? Basta mahirap makatulog talaga eh. Mas nahihirap parang matulog pag mag-isa. Ayun, tagalin mo lang natin. Oh, yan, magulpang. Kimbuko. Ah, tumakbo ka, no? Ayan na. Ayan na, aking hair kapag wala ng towel. O, diba? Para lang tikba lang. Ayan na siya. So, magulo pa ang aking buhok. Naligo ako agad, guys. Kasi yung alaga ko pala kanina, umiyak pala siya. Nung paalis na sila, umiyak. Niyakap niya ako. Tapos, medyo ano siya, medyo tumutulo yung luha. Kasi nga, gusto niya akong makasama sa Japan. Yan nga lang. Napaaga yung paalam ko nung September. Napaaga yung paalam ko sa employer ko na uuwi ng Pinas. Na hindi na ako mabalik. Kumbaga, inano ko na yung kontrata ko, kinansel ko na. So, last year, dapat talaga, usapan namin, sasama ako. Eh, napaaga yung paalam ko dun sa employer ko. Na ano, ay di, wala. Hindi na ako sinama. Kaya yung alaga ko kanina, umiyak. Umiyak siya. Tapos, ano, gusto niya ako makasama. Ayun nga lang, wala na eh. Siyempre, malungkot. Nalungkot din ako nang kita ko siyang umiyak.
Oo, kasi palagi kami magkasama kapag pumunta kami Thailand dati, sa Malaysia. Ilang beses na kami pumunta sa Malaysia? Oo, ilang beses na ako nakapunta sa Malaysia. Ayun nga lang, this time sa Japan naman, talagang expected ng dalang bata na yun, nasasama ako sa Japan. Tapos biglang hindi pala ako kasama. So yun, na malungkot siya. Sabi niya ganun, ano daw, sabi ko, gusto mo maiwan ka na lang? Sabi niya ganun. Oh, gusto niya daw ako makasama, pero gusto din daw niya makita ang Disneyland. Sabi ko, mamili ka, isa-isa lang, hindi pwedeng dalawa. Sabi niya, gusto ko makita ang Disneyland. Sabi ko, hindi, ayaw mo pala sa akin. So yun, oh, pero umiyak nga talaga siya nung umalis. Umalis sila, papasok na ng elevator, umiyak siya. Pero yung maliit, walang pakialam. Sabi pa nung maliit, ayaw daw niya ako makita. So, ayun, no? Ganun talaga. Maliit pa kasi, kaya hindi pa niya alam. Yung malaki kasi, ano na niya, may, ano ba, ang tawag doon sa Bisaya ba, may buot na. May buot na kasi siya, guys, yung malaki. Kaya, medyo alam na niya na mahirap na wala ako. Kasi, sa akin na yung lumaki, eh. Yung dalawa, yung panganay lalo. Kaya, medyo malungkot. Oh, hindi medyo malungkot talaga siya nung first time na ayoko umiyak. Ah, huwag tayong umiyak. Uy, yung ano, umiyak talaga ako. Kahit parang anak ko na rin yung dalawa na yun eh. Kaya ano? Ano ba? Ayoko umiyak. Ayun. So, totoo lang guys, naluluha ako ngayon. So, yun, malungkot, syempre, kasi gusto ko rin sana sumama sa Disneyland. Pero yun nga, syempre, yung employer ko, eh, nagbago ang isip, di ba? Pagbago talaga yung babae na yun. Oo, akala ko, ay, Diyos ko po, expected ko talaga, guys, na dapat, expected yung utak ko talaga, akala ko talaga sasama ako ngayong, November, kasi yun tas sabi niya sa akin nung nung last year eh. Pero syempre, naiintindihan ko din naman yung bigla ako nagpaalam na uwi ng Pinas, kaya wala, hindi na niya ako sinama. Pero yun, ay, na-distract talaga ako guys ba, ayun o, nakikita niyo yung picture, ayun o, nagbablog ako, tapos nakikita ko yung picture nila, yung pakita natin, pakita ko sa inyo. O, ayan o, o diba, nakikita ko sila, na-distract. Nadi-distract ako. Balik tayo sa upuan. Oh, ayan, huli ka. So, yun. So, wala na eh. Andun na. Nagbago na talaga yung isip niya. Hindi ko naman na talaga maano. Pero pagkakataon ko na sana makapunta ng Japan, ano. Pero sabi ko, kung hindi ko sana inagahan ng paalam, siguro tuloy ako ngayon sa Japan ba? Pero wala eh, parang sobrang stress na talaga ako nung that time na nagpaalam ako. Kasi sunod-sunod na talaga yung puyat ko guys. Kaya parang nawala na ako sa sarili ko. Kaya na napaalam talaga ako that day. Through text pa. Through text lang yun guys. Walang nagawa sa sarili. Hindi talaga nagpaalam through text eh. Wala nang pakialam. Basta sabi ko, gusto ko na talagang umuwi. Pasensya na kasi sa ibag ko, guys. Oh, hindi pa rin talaga nawawala. Talagang hindi niya talaga ako pinapakawala na yun. Kapit na kapit ang aking ibag. Ayan, oh, huwag kayong matakot. Yan lang talaga yung natural lang yun sa akin. Kasi, palagi akong puyat. So, yun, guys. So, yun, nakakalungkot. Nawala yung alaga kong dalaw dito. For 1 week sila. So, 1 week. After 1 week ko pa sila makikita. Okay naman sana yung umalis sila. Ayun nga lang na yun ang nagpalungkot sa akin. Yun ang nagpalungkot sa akin yung panganay. Ayaw ko kasi yung ayaw ko yung umiiyak. Ayaw ko makita yung umiiyak sila. Kasi pag makita ko silang umiiyak, naiiyak na din ako na parang naiiyak ako yung binipigilan ko lang ba. So, yun. So, medyo, sabi ko, parang binabaling ko na lang yung isip ko sa iba para yung masayang bagay, para hindi ako masyadong malungkot na wala yung dalawa dito for 1 week. So, yun. 1 week lang naman.
Uwi nga ako ng Pilipinas next year. Mas lalo ko nga silang hindi makikita eh. Oo, so yun. Masasanay. Sabi ko, masasanay naman sila. Masasanay din naman ako kasi. O, sa akin kasi, pag umuwi ng Pilipinas, okay lang sa akin. Kasi, tumulo yung sipon ko. Yun, ano, pagdating naman sa Pilipinas, diba, ang dami nating ano doon, madaming gagawin doon. Oo, kung mag-business pa naman ako doon. So, medyo, hindi ko maiisip yung dalawang alaga. So, ayun. Ako, busy ako doon. Magiging busy talaga yung ano ko doon. Itong bahay ko, hindi pa tapos yung gate. So, yun. Magiging busy ako. So, hindi ako masyadong, hindi ko sila masyadong maiisip. So, madidistract ako ng mga bagay-bagay doon sa Pilipinas. Hindi katulad nung dalawa. So, siguro naman, okay naman yung dalawa. Kapag hindi na nila ako nakikita talaga dito araw-araw, syempre, makaka-move on din sila, diba? So, yun yung mga ano, yun yung mga naiisip ko na medyo nakakalungkot. Pero, wala. Life is life. Kumbaga, love is life. Life is life. Ganun talaga. Minsan, kailangan mo mag-move on, diba? Minsan talaga may mga bagay na gustuhin man natin. Oh, naging madam Aurin yung taga-hula eh. Nag-a-advise. So, ito talaga guys. So, totoo naman talaga yung sinasabi ko. May mga bagay talaga na hindi natin makokontrol minsan. May mga bagay na gusto natin pero kailangan natin gawin. Kailangan natin mag-move on at kailangan natin na kalimutan yung mga bagay na hindi na dapat dinadala sa future ng ganun kasi mas lalo kang mahihirapan na mag-move on kasi kung iisip-isipin mo pa rin yung nakaraan. So ito yung magiging past na lang ba? So ito na lang yung magiging past ng aking buhay at kailangan kong mag-move on. Nakapagod magsalita, oy. So, yun, guys. So, pasensya na kayo kasi talaga mag-isa lang ako dito. Wala akong makausap. So, kaysa naman mapaliw ako dito, kayo na lang kausapin ko. So, yun. So, yun, guys. Pag may mga bagay kayo na-experience. Sino yun? Alam nyo ba, guys? May sabihin ako sa inyo. Kapitbahay namin dito, parang si Raulo ba? Oo, hindi ko alam kung sira ulo, sinasadya niya o talaga may sira ang ulo. Yung gabi-gabi na lang namin naririnig na kumakanta, yung parang may tililing sa utak ba? Parang may tililing siya, yung kumakanta siya tapos bigla na lang siya titigil. Pero, yung narinig ko na naman, yun. Sabi nga ng employer ko, bakit ka araw-araw daw siya, gabi-gabi na lang kumakanta yung tao na yan. Sabi ko, baka may sira yung utak. Narinig niyo. So yun guys, balik tayo dun sa mag-move on na lang ba. So medyo nakakalungkot syempre. Ganun din sa love life guys. Parang love life lang din. Kapag mahal na mahal mo yung tao, ganun. Pag mahal na mahal mo yung tao, tapos yung sinaktan ka, nag-cheat siya sa'yo, tapos sobrang sakit, syempre, diba? Sobrang sakit. Although, wala pa naman nag-cheat sa akin. Pero, syempre, kung iisipin mo, parang ano lang din yan eh, parang love life lang din yung past ng experience mo. Na ano, kailangan mo mag-move on, especially kung nag-cheat yung tao, diba, sa'yo. So, hindi mo kailangan panatilihin yung feelings na yun, na yung love, na sobrang in love ka. Although, sobrang in love ka talaga, pero kailangan mo mag-move on. Ganun lang. Huwag mo na isipin yung love na yun na nararamdaman mo sa'yo. Isipin mo yung cheat na ginawa niya sa'yo. Oh, wait lang. Pagod ang masalita. So, yun. Isipin mo yung ginawa niyang, ginawa niyang masama sa'yo. Yung cheat niya sa'yo. Kasi mas lalo kang makaka-move on. Mas madali sa'yo makaka-move on kapag inisip mo na nag-cheat siya sa'yo. Kasi parang yung feeling na hate din sa loob ng yung damdamin ay mawawala.
Oo, yung hate. Kumbaga yung love, mapapalitan ng hate. Oo, kapag yun yung isipin mo, huwag isipin yung mga, ano, isipin yung mga magagandang naging samahan yung dalawa. Kung gusto mo talaga mag-move on. Ito yung advice ko, ah. Ito guys, opinion ko lang to ha. It depende syempre sa'yo kung susundin mo. Pero kung syempre, hindi ko alam kung bakit napunta na ako sa love life. Uy! Hindi ko nga rin alam bakit napunta ako sa love life. Oo. Ito guys, pag nakaka-experience ka ng ano, pag na-experience mo ng cheat sa'yo, sipin mo yung ano, yung ginawa sa'yo na masama ng tao. Ngayon yung boyfriend mo. Kung isipin yung magagandang naging samahan nyo. Kasi kung isipin mo yun, mas lalo ka malulungkot. Isipin mo yung cheat niya sa'yo kasi mapapalitan yung love, mapapalitan ng hate sa loob ng damdamin mo eh. Ano pa pinagsasabi ko? Tama pa yun? Ayun, sa loob, mararamdaman mo na love, hate na. Oo, so madali ka makamove on. Tapos, kumbaga, ang gagawin mo, pag move on ka na, doon ka, bumalik ka na lang doon sa masasayang samahan nyo. Saka mo na lang siya ibalik yung masasayang samahan yung dalawa kapag naka-move on ka na. At yung hate wala na. Kumbaga yung magandang samahan yun na lang yun na sa puso mo. Ibig sabihin naka-move on ka na. So ngayon may sakit ka pa nararamdaman na hindi talagang mahirap pa mag-move on, so keep mo na lang muna yung hate dyan sa puso mo. Kasi para kasi sa akin, mas madali kang makamove on kapag hate. Isipin mo yung ginawa niyang masama sa'yo, yun. Oo. Mas madali kang makamove on. Kasi kung isipin mo yung masasayang ano, samahan niyang dalawa, yung pagdi-date nyo, yung tawanan nyo, mas mahirap para sa'yo makamove on eh. Kaya advice ko na kailangan mong magalit, kailangan mong umiyak. Sige, bukas mo lang yan. Yung galit mo, yung hate mo sa kanya, kung ano man yan. Sipin mo, nag-cheat ka sa akin. Ganon. Nag-cheat ka sa akin kaya hindi ka deserve na isipin. Ganon. Ay, deserve ka talaga kalimutan, deserve mong durugin, gano'n. Oo. Huwag mong isipin na yung mga masasaya. Saka mo nalang isipin yun. Saka mo nalang balikan yun. Yung mga bagay na masasaya. Yung mga bagay na talagang sinabi sa yung matatamis kapag move on ka na. Kasi pag naka-move on ka na, ay, parang, I'm free. Yung gano'n, pwede na akong sumigaw ng Darla! Pag ganun kasi, pwede ka nang talagang ano, proud ka na sa sarili mo. Ay, nakasurvive ako dun sa bad experience na yon. Hindi naman bad siguro. Kasi lahat naman ng bagay na kumbaga nangyayari kasi for a reason. Naniwala ka dun? Ako naniniwala ako dun. Kasi hindi ka magiging strong person and hindi ka magiging kung sino ka ngayon kung hindi mo nararanasan yung mga masasakit. Oo, ganun guys. So, wag lahat ng tao nakakaranas nun. Oo. May ano nga yun eh, may quotes pa yung tawag dun. Meron nga quotes yun, may kasabihan nga yun eh. Hindi ka magiging strong, hindi ka magiging kung sino ka ngayon, hindi pa ulit-ulit, hindi ka yun lang, hindi ka magiging, bold, bold ka lang, hindi ko nga alam kung ano mga bold sa Tagalog eh. Pinagsasabi ko, bold, basta yung bold, hindi ka magiging, magiging more stronger kung hindi mo nararanasan yung sakit na yun. Oo, ganun yun. So, maniwala ka sa akin. Sabihin, sira ulo pala to eh. Oo, ganun na talaga yun, guys. So, alam nyo ba, guys, yung topic ko about dito sa, ano, hindi ko alam kung bakit napunta sa love life. Ang topic ko is about doon sa mag-isa ako dito sa bahay, bakit napunta sa love life. So yun guys, at least diba pa paano may natutunan ka. Ikaw nga alam guys, pero sa tingin ko, ano, comment ka sa baba kung sa tingin mo, kung isa ka doon sa mga na ano, na
Kung isa ka doon sa mga babaeng nasaktan, oo, doon sa mga isa ka doon sa babaeng niloko ng boyfriend, oo, message ka sa baba. Kasi sa kung agree ka doon sa mga sinasabi ko, kasi I'm sure naman agree ka, kasi sa totoo naman talaga eh, 'di ba? Hindi mo naman kailangan talagang panatilihin kung anong feelings mo sa kanya. Na sobrang in love ka. Oo, kung hindi niya naman talaga deserve na dap na mahalin, 'di ba? So yun guys. Speaking of love life. Speaking of love life. Oo guys. Aha. Makikita ko na ang aking jowa. Ahaha, that's what exciting. Aha! Makikita lang aking jowa. Saka ko na lang i-update yung mga ganung bagay. Oo. Ngayon, tago-tago muna. Tago-tago muna. So yun guys, hindi pa naman ako talaga totally na ano. Hindi naman ako naloko, hindi naman yung jowa ko nag-cheat sa akin. Pero syempre may mga bagay, ito talaga guys, na experience ko to ay. Ito may mga bagay na pinipilit talaga ang subukan. May mga bagay talaga guys na pinipilit mo siyang tawag dito. Pinipilit mo siyang ayusin, pinipilit mo talaga lahat ng best mo para manatili yung relationship na yan. Pero may talagang darating yung point na talagang hindi na pwede kahit anong ayos pa eh. Kahit sabihin mong hindi about cheat yan eh. May mga bagay na talaga, may mga conflict talaga eh, may mga bagay talaga hindi pwede kahit ano pilit mo. So yun yung natutunan ko sa aking buhay, pag-ibig yon. May mga bagay na sobrang kahit sobrang love na love mo yung tao, sobrang pukis na yan. Napunta sa love life. Ayun. Nung love na love mo yung tao, tapos pinipilit mo talagang na kayanin lahat ng pagsubok, lalo na pag long distance relationship. Iyon. Ako kasi talaga na-experience ko yun guys. So, pinilit ko talaga lahat ng magagawa ko para isalba yung relasyon ko sa aking long distance relationship. Pero talagang hindi na talaga kinaya ng aking power. Kumbaga, alam mo na rin kasi talaga sa tuob mo, alam mo sa sarili mo kung kailan ka titigil, kung kailan ka na dapat talagang mag-stop kasi it's over. Kasi alam mo sa sarili mo talaga na ay, ito na talaga. Dapat ko na talagang ihinto to kasi hindi na talaga nag-work out. Tama ba? Tama siguro yun. Hindi na talaga nag-work out yung relationship. So, yun guys. So, although, syempre, manghihinayang ka, syempre, lalo na pag matagal na kayo. Pero, at the end, marirealize mo na sarili mo na baka may mas deserve pa sa'yo. Ayaw pa lang ganito. Oo, ano ba to? Hindi pa ako nakaka-move on sa aking love life. Ay, iyak ako. So, yun, guys. Oo. So, yun, may mga bagay talaga na as in, gustong-gusto ko talaga siyang ayusin, gustong-gusto ko talaga siyang panatilihin, gustong-gusto ko talaga siya, yung ganon. Pero, syempre, iisipin mo rin yung sakit sa bawat a chance ni binibigay mo. The more na nagigive ka ng chance dun sa tao or sa relationship niyong dalawa, the more na nararamdaman mo yung pain inside you. Ah! English yun! So yun. Sabi ko, kailangan ko na talagang stop to kasi sobrang sakit na. Although hindi naman ako nag-cheat, ba? Diba? So talagang may hangganan eh, na
Hindi na talaga kaya. Oo, hindi na talaga. As in, hindi na. Ayaw na. Ayoko na. Ayoko na. Oo, yun. So, actually, nanonood siya sa aking video. Hindi ako pwede magsalita ng English kasi... Ay, nako. Hirap na kasi panag-ano. Isa siya doon sa mga ano, guys. Isa siya sa mga nanonood na. Pag nakita niyo yung video ko, tapos may isang view, ibig sabihin siya yun. Tapos may isang like. Oo, siya lang naman yung taga-like ng aking ano, ng aking video. Ayun, pag nakita niyo yan, yung video ko na may isang like, yung isang view, yan. Siya yun ang aking ano. Isa siya sa viewer ko na talagang taga-subaybay. So, yun. So, kasi hindi okay naman kami. Friend pa rin kami. Ay, tumulong na naman yung sipon ko. So, friend naman kasi kami hanggang ngayon. Yun nga lang talang. Ako na talaga yung sumuko. Oo. Siya yung patuloy pa rin. Pero wala naman siyang ginagawa. Ayun. Sabi ko, kahit anong pilit ko, kahit anong gustuhin ko man, kung wala na talagang ano, huwag na natin pag-usapan yun. Ay, ano lang, na masakit lang sa damdamin yung ano, babalikan mo yung mga ganun. Kasi, sabi ko kasi ayoko na magsalita, ayoko na makipag-usap pa tungkol sa relasyon na kung meron kami, kung ano meron kami po, kasi napunta sa ano, love life. So, boring lang kasi talaga ako eh. Ayun nga, padal-dala ko ng sobrang dami. So, ay sabi ko sa kanya, ayoko na pag-usapan yung about sa relasyon kasi ang dami ko nang binigay na chance eh. Yun. So, pag binigay mo na naman ng chance, ayun, iiyak-iyak ka na naman. Pag binigay mo na naman ng chance, ikaw naman ang mahihirapan, diba? So, yun. So, learn how to control yourself, learn when you stop. Oh, diba? Napa-English na tayo ngayon. Bonggang-bongga. So, yun, guys. So, that's what you have to learn about relationship. You have to... sabi ko, hindi ako mag-i-English. Ano ba yan? Sabi ko, hindi ako mag-i-English. Yung intindihan niya to. Ano ba? Kayo naman talaga. Oh, inipilit niyo ako eh. So, yun, guys. Malalan sa akin, huwag tayo mag-English kasi baka mamaya malaman niya. Huwag tayo mag-English. Kasi pag nag-English tayo, maintindihan niya yun. Ay, so, yun. Kasi pag nag-English ako, guys, alam niyo, naku, isang katutak na message na naman matanggap niya. Kasi umaasa pa kasi siya. Umaasa. So, yun, guys. Siguro, hanggang dito na lang. Ang dami ko na sinasabi. Ayun pa yan. Napunta sa love life yung aking pagka-boring. Ayan na. Sige, guys. Oo. Meron pa ako palang tirang ano. Wag na natin pausapan yun. Yung about sa ano. Baka ano-ano pa kasi masabi ko. Diba? Eh, nanonood pa naman siya. Kaya, lihis ko muna tong topic na to. Diba? Kahit nasabi na natin. Sobrang dami ko na sinabi sa inyo. Diba? Secret lang natin yun. So, yun. Pupunta ako sa sala para kumain ng tira ng alaga ko kanina kasi konti lang kinain niya na pagkain. Patay natin ilan. Konti lang kasi yung kinain niya na pagkain. Ngayon, sobrang daming tira. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, oh, may noodles. Ginutom. Nakakain naman ako kanina. Yung kaso lang, nahinayang ako kung hindi ito makakain kasi papabukas ko pa yan, diba? Hindi na siya fresh, hindi na siya ganun ka-fresh. So, ngayon, pilitin kong ubusin para hindi siya masayang, okay? So, ngayon, guys, kailangan ko muna itong i-end kasi kailangan ng pagsubo, sasama ka pa. Pagsubo ko, titignan mo pa rin. Hindi na! Wag na, guys. Uy. So, yun, gagamit lang tayo ng chapstick. Wag na daw, diba? Tapos ngayon, sabi pa mo, chopstick. So, eto, sige, guys, hanggang dito na lang. At ang aking pagka-boring ay napuntak sa kung ano-anong bagay. At I hope na may natutunan ka sa aking video. At wag na wag mong kalimutan na mag-subscribe. Please. Bye.
Bye-bye. Sige, guys. Sige, guys. Kung gusto mo, kung meron kang gustong pag-usapan, ayun, mga long-distance relationship, baka gusto mo, so mag-comment ka lang sa baba para at least, diba, may idea kung anong pag-uusapan natin dalawa. So, yun lang, guys. Sa ngayon, kakain mo na ako kasi medyo nagutom na naman ako ulit. Kakadaldal ko. O, diba? Ang daming nalalaga sa aking buhok kasi sobrang stress. Ayan. Stress ako sa love life. Stress pa ako sa work. Lahat stress. Lahat na ini-stress ako. Sige. Hanggang ngayon, dito na lang tayo at mag-usap na lang tayo muli sa aking next video. Okay. Bye-bye, guys. Oh, 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 oh